Mainit-init pa ang mga binitaong salita ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press conference sa Mandaluyong kaninang umaga. And for details, we have News 5 correspondent Marian Enriquez. Okay, Maan, umuusok-usok pa ang mga salita. Ano pa ang ibang sinabi ng VP? Yes, Lord, tumagal nga no, ng 2 oras yung press conference ni Vice President Sara Duterte kanina. At marami siyang nakwento no, mula doon sa paanong sinabihan siya ng tatay niya, si dati Pangulong Rodrigo Duterte, na huwag tatakbo sa pagkapangulo hanggang sa mga patutsada niya kay President Bongbong Marcos. Sinabi niyang hindi raw marunong ang nakaupong presidente ngayon. Binigyan din niya ng grado 1 over 10 o pinakamababang marka si Pangulong Marcos. Inalala pa niya kung paanong noong nangangampanya sila ang pangako ni PBBM na sama-samang babangon siya o ibig sabihin walang may iwan. But apparently, ayon kay VP Sara, marami ang naiiwan ngayon. Sinagot din niya ang pahayag kamakailan ni PBBM na tila na-deceive o naloko siya nang sabihin ng vice na hindi sila magkaibigan. Ginit ni VP Sara, ang daming oras daw ng Pangulo. Talagang may panahon pa rin si PBBM na mag-isip tungkol sa code deception ng isang babae dyan. Dagdag pa ni VP Sara, presidente na raw si BBM. Importante pa raw ba ang nararamdaman niya? Hindi ba dapat unahin ang nararamdaman ng taong bayan? Naniniwala rin si VP Sara Duterte na nagamit lang siya noong 2022 election. Lalo nung sinabi sa kanya ni Senadora Amy Marcos na kapatid ni BBM na tumakbo siya bilang vice dahil matatalo raw sila kay Lenny Robredo kung hindi niya dadalhin ang bisaya. Sa kabila nito, hindi naman daw siya nagsisisi o wala naman daw siyang regret on her part dahil may rason daw ang Diyos kung bakit siya naupo bilang DJ. Samantala ang mga tanong tungkol sa confidential funds ha, ng OVP at DepEd, sinabi niyang pag-uusapan na lang daw sa susunod na press con. Pero syempre, sinubukan pa rin nating magtanong, lalo na nga tungkol sa 16 million pesos na rental sa mga safe houses na ginastabilang bahagi ng confidential funds noong 2022. Na ayon sa mga kongresista nga ay mas mahal pa sa mga luxury resorts o high-end condo sa Metro Manila. Sagot ng vice, nakapagsumiti na sila ng mga dokumento sa COA para sa expenditures at muling giniis ng mga pagdiligta kamara ay political attack sa kanya. Ipinaliwanag din niya yung paggamit niya dun sa pondo ng DepEd, yung confidential funds para sa Youth Leadership Summit ng Philippine Army. Sinabi niya walang inilabas sa pondo doon yung DepEd at documentary evidence lang daw ito. May mga pasaring din si VP Sara at kaya tungkol kay Martin Romualdez, Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Araneta Marcos, pero ipaliliwanag na lang daw niya ito sa susunod pa niyang press call. Lord Denise? Oo, parang mas na-pick up yata yung personal na yung mga words that are part of the personal feuding, pero siguro para sa marami, no, kung seryosohan, eh mas mahalagang i-address yung issue na yon, yung mga paggamit supposedly sa intelligence fund sa mga safe houses at yung paggamit nga doon supposedly sa pondo nung sa mga leadership training. Pero okay, Maan, may nag yung press conference na yon ba kanina was specifically designed para sagutin ito mga particular na issue sa ito o ito ba ay may isang paksa at itong mga sinabi niya ni Vice President Duterte ay nagkataon lamang na lumabas? You know what, Lord? Siyempre, ang iniisip natin, dahil matapos nga yung Good Government Committee hearing kahapon, no? Kung saan nga lumabas yung mga revelation na tungkol dun sa DepEd certification na kinuha lang pala sa Philippine Army, 15 million worth para justify yung confidential funds ng DepEd noong 2023, even yung 16 million peso no, na confidential funds sa OVP noong 2022 na ginamit rental for safe houses. We believe na siyempre haharap ang vice para sagutin ang mga ito. No? Mm-hmm. Pero yun nga, kanina, no, mula 10:30 hanggang pasado alas 12, eh, puro mga personal na stories no, mula din sa pagtakbo, paanong sinabihan din siya noon dati ng kanyang tatay na yun nga, huwag daw tatakbo, suporta. Meron pang mga dokumento siyang kinuwento na either isupport si Bongo sa pagtakbong presidente, ay endorse siya at vice yung tatay niya. No? Ang daming mga iba munang kwento no, bago nga tayo nakapagtanong tungkol doon sa mga issue na relevant, very relevant, yung mga confidential funds, paano ito ginagamit. Oo, siguro dapat in-address rin yung ayos sa mga surveys. Ano, dumami daw ang pro-Marcos, bumaba ang bilang ng mga pro-Duterte. Yeah. At siguro, may nagtanong ba tungkol doon sa kung anong masasabi niya sa pagkikita ni dating VP Lenny Robredo at President Marcos sa Sorsogon kahapon? Oo nga, no, we've been meaning to ask him that sana. Kaso very limited yung time
Kaya nga dapat sabi ko, naku, dapat maitanong na natin yung confidential point bago pa matapos yung question. Kasi sa sobrang dami ng mga kwento kanina, no, okay, yung mga patutsada muna sa administrasyon kay Pangulong Bongbong Marcos, doon na focus, kumbaga, yung question niya. Alright. Nako, maganda ilagay sa tote bag yan, Maan, for tote bag concerns. PM is key. Maraming salamat ang ating News Hub correspondent, Marian Enriquez.